tuluyan nang sinampahan ng kasong physical injury etong si John Amores matapos itong mag-amok noong nakaraang laban nila kontra St. Binil. Bukod sa suspendedo si Amores, ay kulungan ang maging bagsak nito. Ayon sa mga player na sinuntok noon ni Amores, ay wala silang galit kay Amores pero hindi umano nila palalampasin ang ginawa nito sa kanila. Sa katunayan, matapos ang kanilang sagupaan, ay mangiyak-iyak si Amores dahil sa kanyang ginawa. Ganoon naman talaga. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Samantala, lilipad na nga papuntang Saudi Arabia ang ating national team upang kakaharapin ang powerhouse ng PSA. Dala ng Gilas Pilipinas ang kumpiyansa na matatalo ulit nila ang Saudi Arabia. Well, sa lineup ng Saudi Arabia mga kalaro ay wala masyadong binago sa kanilang lineup. Top player nga nila ay itong kanilang sentro na si Muhammad Al-Suwailim. Isang 6'10", center position. Batang-bata pa ang player na ito, 24 years old pa lamang. Bagamat hindi qualified ang Saudi Arabia para sa FIBA World Cup, ay patuloy pa rin ang kanilang ginagawang preparasyon. Sa katunayan, tinambakan pa nga nila ang India noong nakaraan. Samantala, CJ Perez at Scottie Thompson mas naging effective pagdating sa opensa at depensa. Kapansin-pansin ha, na mas maganda ang ikot ng bola at magandang depensa ang pinapakita ng Gilas sa tulong ni Scottie Thompson at CJ Perez. Kaya marami mga fans ang naniniwalang mas effective ang Thompson-Perez tandem kaysa Ravenna Brothers na puro dribble ang ginagawa at nakikita naman talaga natin yan sa kanilang laruan. Para sa akin lang mga kalaro, ha, mas effective talaga ang Thompson-Perez tandem kaysa Ravenna Brothers. Lalo na si Scottie Thompson na mabilis all-around player at higit sa lahat, unselfish player pa. Sa stats nga nito, nakapagtala ito ng 8 points, 13 rebounds at 8 assists. Sinabi pa nga niya na hindi niya iniisip na maraming puntos, ginawa lang daw niya ang kanyang rule dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang ka-teammate.